What's up mga kamani magnet? Naririto na naman tayo para sa pampaswerteng hatid. At naririto tayo para ipaalam sa inyo ang pampaswerteng maaari nating gawin sa dahon ng laurel. Alam nyo bang ang prosperity ay mapapasayo gamit lamang ang dahon ng laurel? Maaari mo tong ilagay sa pintuan mo ang tatlong piraso at sulatan mo ng numero 7 dahil ang numero 7 ay prosperity. Umpisahan mo dito 788 788 para prosperity and infinity ang mabibigay sa iyong swerte. Okay? So, itong tatlo na to isasabit sa pintuan, lalagyan ng 788 para prosperity and infinity na walang katapusang swerte. Bakit ba natin kailangan lagyan pa ng numero 7 at numero 8 ang dahon ng laurel para maswertihin? Dahil ang numero 7 ay prosperity at 8 naman ay infinity para makapagbigay ito ng walang humpay na prosperity abundance sa loob ng iyong tahanan. Lalo pa nga't inilagay mo to sa iyong pintuan. Dahil kapag meron kang tatlong piraso ng dahon ng laurel na may numero 7 at 8 at ito yung nakadikit o kahit nakasabit sa pintuan, mapapasok ito ng maraming swerte at maraming grasya sa iyo. Pagkakataon na ikaw ay kumita at magkaroon ng biyaya na di mo inaasa-asahan. Kanya ang ginagawa ng dahon ng laurel. Nag-a-attract ito ng kakaibang bisa na pumasok sa ating tahanan, kakaibang swerte na maghahalin tulad sa isang swerteng hindi mo inaasahan. Basta't may dahon ng laurel, ang lahat ng kaswerte ay mapapasayo. Pero katulad ng aking sinasabi, bago mo to ilagay sa iyong pintuan ay dasalan mo muna to ng isang Ama Namin at isang sumasampalataya at gamitin natin yung tinatawag na law of attraction. Sambitin at ibulong mo sa dahon ng laurel ang iyong kahilingan at ang bawat kahilingan na yan ay i-claim mo na mangyayari sa iyong buhay. Halimbawa, kung ilalagay mo to sa iyong pintuan, sabitin mo na ang papasok sa aking tahanan ay puro blessing at piyayang magbibigay ng kaluwagan pagdating sa pera. Upang sa ganon ay hindi ko na maranasan ang kagipitan, hindi na ako mabaon sa utang at matapos na ang aking mga problemang pinagdadaanan. Bawat sambit mo yan ay isipin mo na ikaw ay pumapasok sa isang bahay na matiwasay at walang problema na maraming pera para pambayad sa iyong mga pagkakautang. Sa paraan ito ay ini-encourage mo sa buhay mo na pumasok ang isang blessing na magtataguyod sa iyo ng isang magandang buhay. Sapagkat kapag ang dahon ng laurel ay sinamahan mo ng law of attraction, ay makapagdudulot talaga ito ng kakaibang swerte. Sabi nga nila, kung ano ang iniisip mo, kung ano ang palagi mong sinasabi, kung ano ang palaging nasa isip at puso't isipan mo, yan ang mangyayari at matutupad at maisa sa katuparan. Kaya't sabi ko nga, i-claim nyo na ang lahat ng bagay na gusto nyong mangyari sa buhay nyo para nang sa ganon, ito ay maisa katuparan. Mas mainam din na bago nyo to isabit o ilagay sa iyong pintuan, ay hugasan muna ang mga dahon ng laurel at pasigagan mo to sa sinag ng araw kahit mga 5 minuto lamang para ang enerhiya na nagmumula sa sinag ng araw ay mas makapagbibigay sa iyo ng swerte. Mainam din na gagawin mo to ng Tuesday o di naman kaya ay Friday dahil ang mga araw na yan ang mas mabisang araw para gumawa ng pampaswerteng ritual. Alam mo ba na kapag ikaw ay may nakasabit na dahon ng laurel sa iyong pintuan, doon sa may pinakaitaas na bahagi, nagugulat ka na lang. Kung palagi kang namumblema sa pera na halos araw-araw, ay walang pumapasok na pagkakakitaan sa iyo gawa nga ng pandemic, sa pagkakataon na to, kapag may nakasabit ka na dahon ng laurel sa pintuan mo, bigla na lang may kakatok sa pintuan mo at magbibigay sa iyo ng blessing. Matatapos na ang lahat ng problema mo. Marami naman sa atin na baon sa utang. Pero sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay nangungutang para sa pamilya mo ay okay lang.
Pero sana naman ay bawasan din at huwag masyadong maging maluho para hindi mabaon sa utang. At kung meron mang pagkakakitaan at dumating na blessing, ilagay ito sa bagay na mapapaunlad mo pa at mapaparami para sa ganon hindi mo na mararanasan ng maghirap sa buhay. Tandaan mo, ang ating pangyayari sa buhay natin ay gawa rin natin kung paano natin pinahalagahan ang mga bagay na dumadating sa buhay natin. Dahil kung ito ay baliwala lang sa iyo at padalos-dalos lang ang pagkilos mo, mabilisan din itong mawawala sa iyo at mabilisan ka rin maghihirap. At kung ayaw niyong mangyari yan, kung ano man yung dumating sa buhay mo, pahalagahan mo, irespeto mo, bigyan mo ng halaga. Huwag kang maingit sa mga taong kasama mo na lumuluho, kumakain sa kung saan-saan, pumibili ng gamit kahit hindi kailangan. Huwag ang isipin mo ay kung paano mo mapapalago ang perang ibibigay sa iyo ng dahon ng laurel. Palaguin mo to, ilagay mo sa business, ilagay mo sa bagay na pagkakakitaan. Para sa ganun, hindi ka na magipit, hindi ka na mahirapan, at hindi ka na maubusan ng pera. Dahil kapag ito ay niwinaldas mo lang sa kung saan-saan, babalik ka na naman sa simula na naghihirap at walang kapera-pera. At ayokong mangyari sa iyan. Kaya't maging wise tayo, mga mami. Gamitin natin sa tamang paraan ang perang kikitain natin. Huwag nating ilagay sa sugal, huwag nating ilagay sa bisyo, at huwag din nating ilagay sa kayabangan. Ilagay natin to sa proseso na madodoble at kikita pa tayo ng malaki. Para sa ganun naman, ma-provide natin ang pangangailangan ng ating mga pamilya. Dahil panigurado naman na pag naglagay ka ng dahon ng laurel sa pintuan mo, ay siguradong magbibigay ito sa iyo ng malaking kita at blessing sa buhay mo. Kaya't ito dapat ay pahalagahan mo para ikaw ay magtagumpay. At yan nga mga kamani magnet, ang pampaswerteng ritual natin sa araw na to, tandaan lamang na ang mga bagay na to ay magsisilbing gabay lamang. Manatili pa rin tayong nananalangin kumikilos para tayo ay magtagumpay. Alalahanin nyo ang paulit-ulit kong sinasabi na kung ikaw ay tatamad-tamad, kung ikaw ay palaging naghihintay ng swerte, at kung ikaw ay palaging nakahiga, nagmumukmuk sa isang tabi, ay walang blessing na mapupunta sa iyo. Kawawa ka lang kasi lalo mong binabaon yung sarili mo. Pero kung ikaw ay magsusumikap, kung ikaw ay magtatrabaho, kung ikaw ay dodoblehin mo ang pagkayod mo para sa iyong goal, kailangan ng tao merong ginugol sa buhay, at habang ginugol mo ang bagay na iyon, kailangan pagsumikapan mo. Para habang pinagsusumikapan mo, mas masarap sa pakiramdam na ang nakamit mong tagumpay ay pinaghirapan mo. At yan nga mga kamani-magnet, thank you very much!